Twins na magsasaka. Nakita sa palayan ang modelo na walang malay at tinulungan ito. Nagulat naman ang ama nila nang makita ang babae. Ito kasi ang ina nila. Paano nangyari ito? Sabi nila, sa laki daw ng mundo ay may isang tao na nakalaan para sa atin. Yung tipong humarap man tayo sa marami at malalaking problema at paghiwalayin man tayo ng sitwasyon ay tadhana mismo ang gagawa ng paraan para muling mag-cruise ang landas natin ng tao na ito. At kahit na lumipas man ang maraming taon, mananatili pa rin silang may puwang sa mga puso natin. At yun daw ang tinatawag nilang One Great Love. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Tatay! May patay po! Kumunot ang noon ng lalaki nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang anak. Araw yun ng Sabado at alas 5 ng umaga. Kasalukuyan siyang naghahanda ng pagkain na babaunin nila ng mga bata papunta sa farm para tumulong sa mga trabahador nila na mag-ani. Tatay, may magandang patay po sa palayan! Sigaw ng isa pa. Tapos nakita niya na nagmamadali at hinihinga lang kambal na pumasok sa loob ng bahay. Anong patay? Mga anak, hindi magandang biro yan. Sagot naman niya. Siya nga pala si Luke Esquivel, 28 years old at kasalukuyang namamahala ng mga farm nila sa maliit na probinsya ng San Agustin. Kilala ang pamilya nila sa nasabing lugar dahil nga sa dami ng kanilang mga negosyo. Bukod doon ay sobrang dami rin ng mga natutulungan nila. Pero sobrang humble at down to earth ng pamilya. Hindi makikita ng arte, hindi marunong magyabang sa kung ano ang meron sila at mas pinipili na mamuhay ng tahimik at simple na parang isa rin sa mga trabahador nila at mga magsasaka. Tatay, totoo po meron pong magandang babae na patay sa palayan. Puntahan po natin para maipunta po sa sementeryo. Kawawa naman po kasi. Wika naman ng anak niya. Tatay, natatakot po ako. Saad naman ang isa pa. 5 taong gulang na ang mga anak niya na kambal, sina Lucas Andrew at Lucas Andre. Sa murang edad ay tinuturuan na niya ang mga to na mamuhay ng simple, na makontento sa kung anong binibigay niya at makisama rin sa mga tao. Kapag nalaman kong nagsisinungaling kayo, magagalit si tatay. Hindi ba't sinabi ko na masama ang nagsisinungaling? Mahinahon ang boses na wika niya pero Marien, bago hinawakan ang kamay ng mga bata at tigin niya ito palabas ng bahay para mapuntahan nila ang sinasabi ng kambal. Bago pa makalapit ay mahina na siyang napasinghap nang makita ang tila katawan nga ng isang babae. Nakakulay puting bestida ito na puno ng putik. Bukod doon ay wala itong suot na tsinelas o sapatos at makikita sa puti nitong balatang mga sugat, gasgas at pasa. Dito lang kayo. Saad ng lalaki sa mga bata bago nagmamadaling lumapit sa walang malay na babae. Hindi niya kita ang mukha nito dahil sa mahaba at makapal na buhok na nakatakip dito. Nagdadalawang isip din si Luke kung hahawakan niya sa pulso ang babae para malaman kung totoong wala na itong buhay o kung ano. Natatakot kasi siya na mang-iwan ng fingerprints sa katawan nito. Ganun pa man mas nangibabaw sa kanya ang pagiging matulungin. Kaya lakas loob pa rin niya itong hinawakan sa pulso at para siyang nakahinga ng maluwag nang napagtanto na buhay pa ito. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Luke pero wala siyang natanggap na sagot. Marahang hinawi ni Luke ang buhok ng babae tapos ay agad siyang napasinghap at literal na napanganga ng makitang magandang mukha nito. Andrea? Nalilito at hindi makapaniwala na usal niya. Nang mapagtanto na ang babaeng walang malay, ang babae na sobrang naging laki ng parte sa buhay niya.
Maraming tanong ang gumulo sa isip niya, pero mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang maging maayos muna ang babae. Kaya naman binuhat niya ito kaagad. Wag, wag please. Biglang usal ng babae na nagising at hindi nakawala sa boses nito ang takot. Wag please. Pakiusap ulit ng babae. Hindi ko alam po anong nangyari sa'yo, pero kailangan kitang dalhin sa ospital. Giit naman ni Luke bago tuluyang binuhat ang babae. Wag! Muling bulong ng natatakot na babae bago nito muling ipinikit ang mga mata. Napalunok ng laway si Luke kasi halatang takot na takot ito. Kaya sa huli ay napagpasyan niya na huwag na muna itong dalhin sa ospital dahil iniisip niya na baka nasa panganib ang buhay ng babae. Dinala niya ito muna sa loob ng silid niya, doon niya nilisan ang mga sugat nito at hinayaan muna na magpahinga. Look anak, baka naman mapahamak tayo dito ha. Dapat dinala na lang natin siya sa ospital at mag-report tayo sa mga pulis. Huwag ka ng ina pagkatapos mabihisan ng maayos at malinis na damit ang walang malay na si Andrea. Nay, mukha po siyang natatakot eh. Paano kung yung gumawa sa kanya nito ay hinahanap siya sa mga ospital? Mahirap naman po na baka mas malagay sa panganib ang buhay niya. Sagot ni Luke. Hindi naman po grabe ang mga sugat at pasan niya sa katawan. Mukhang nawalan lang po ng malay sa pagod. Kaya hayaan na po muna natin siya na magpahinga dito. Pero kung ako lang, mas maigi pa rin na matignan siya sa ospital para masigurado na walang ibang komplikasyon sa kanya. Giit ng ina ni Luke. Napabuntong hininga pa. O baka naman ginagawa mo to dahil hindi nagawang ituloy ng ginang ang sasabihin tapos ay napalingon pa sa kambal na ngayon ay tahimik na pinagmamastan ang natutulog na si Andrea sa kwarto ni Luke. Hindi kaya't may kinalaman ang kambal kung bakit nandito siya? Tanong pa nito. Mahinang napabuntong hininga si Luke sa narinig sa ina bago umiling. Hindi ko po sigurado, Nay. Ang tanging naisugot na lamang niya. Pero kung totoong nandito siya para sa kambal, wala po siyang mapapala. Dagdag pa niya. Tatay, gising na po siya. Narinig nilang sigaw ni Andre kaya mabilis pa sa alas 4 na napatayo si Luke sa inuupuan. Mahina namang natawa ang ina niya dahil sa reaksyong yun. Talaga bang wala siyang mapapala? Nakangisi at makahulog ang tanong pa nito. Ina mo ko Luke, kaya kilalang kilala kita. Hindi ko siya nakilala ng personal noon pero base sa mga naging kwento mo sa amin at ng tatay mo, alam ko na sobra mo siyang minahal. At magmula noon hindi ka na kailanman tumingin pa sa ibang babae. Dagdag pa ng ina. Naramdaman ni Luke na namula ang magkabilang tenga niya dahil sa narinig. Peke man siyang umubo at nag-iwas ng tingin bago dahan-dahang naglakad papasok sa kwarto para mapuntahan nga si Andrea na nagising na raw. Kamusta ang pakiramdam mo? Mababang boses na tanong ni Luke nang makita na dahan-dahang nagmulat ng mata ang babae. Napapangiwi pa nga ito na parang masakit ang ulo tapos ay agad na ikinala ang paningin sa paligid. Nasaan ako? Gulat at may halong takot. Natanong pa ng babae bago mabilis na naupo sa kama na hinihigaan niya. Luke? Hindi makapaniwalang tanong pa niya nang makitang lalaki. Nakita ka ng mga anak ko na walang malay sa palayan. Malapit lang dito sa bahay. Dadalhin sana kita sa ospital pero ang sabi mo wag. Kaya dito na lang kita dinala. Ano bang nangyari sa'yo ha? Paliwanag at tanong ni Luke. Nakita niya na may namuong luha sa mga mata ng babae habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Hindi mo kailangan sumagot kung ayaw mo. Magpahinga ka na muna't naghahanda ang nanay ko ng makakain. Gamitin mo to para matawagan mo na ang pamilya mo. Seryosong sad pa niya bago inabot kay Andrea ang cellphone niya. Mataman lang na tinignan yun ang babae at hindi tinanggap. Miss Ganda, okay lang po ba kayo? May halong lambing na tanong naman ng cute na cute
na si Lucas si Andre, kaya napalingon sa kanya si Andrea at tila ba agad na lumambot ang ekspresyon ng babae sa hindi malamang dahilan. Miss Ganta, akala po namin patay na po kayo. Mabuti na lang po, buhay pa po pala kayo. Wika naman ni Lucas Sandro. Miss Ganta, meron na po ba kayong boyfriend? Si tatay po kasi walang girlfriend eh. At naghahanap po kami ng magiging girlfriend niya. Pwede po ba kayo? Wika pa ni Lucas. Kaya agad na naubo si Luke. Mga anak, puntahan niyo muna ang lolo at lola niyo sa labas. At hayaan niyo lang muna siyang magpahinga dito. Sad pa ni Luke, sabay namang napanguso ang mga bata na parang ayaw umalis pero sumunod pa rin sa sinabi ng ama nila. They look adorable. Mababa ang boses na wika ni Andrea at mapait pang napangiti. Luke, salamat sa pagdala sa akin dito ah. Nakakahiyaman pero pwede bang dito muna ako? May halong pag-aalangan na pakiusap ni Andrea. Kung sasabihin mo sa akin kung anong nangyari sa iyo, papayag ako. Huwi ka ng lalaki, napalunok naman ang laway si Andrea bago pilit na ngumiti at tumango. Sige, nandito kami sa San Agustin para sa isang photoshoot ng isang brand ng alak. Magtaka ako kung bakit tatlong photographer lang ang kasama. Nagdadalawang isip ako, pero malaking brand kasi ito eh, kaya pumayag pa rin ako. And last night, lasing sila at parang wala sa sarili. Sinubukan nila akong pagsamantalahan. Pero nakatakas ako. Gabi yun at madilim. At hindi ko alam kung nasan ako pero patuloy lang ako sa pagtakbo sa gubat. Ni hindi ko pinansin yung mga nakukuha kong sugat sa paa at katawan. Basta, ang gusto ko lang makalayo sa kanila at dala ng sobrang panghihina at pagod. Ang huling natatandaan ko, bigla na lang ako natumba at nawala ng malay. Tapos ngayon nandito na ako. Paliwanag ni Andrea, kaya nagtiimbagang si Luke. Pagkatapos ang nangyari, ayaw mong tawagan ng pamilya mo? Hindi ba't parehong abogadong mga magulang mo? Kahit ang mga kapatid mo. Giit pa ni Luke. Alam mo na hindi nila gusto ang pagmamodel ko, di ba? Ano sa tingin mo ang iisipin at sasabihin nila kapag nalaman nilang nangyari sa akin? Nabuti nga sa akin? Naluluha na wika ng babae. At ano, hahayaan mo yung mga hayop na may gawa sa iyo niyan na libreng makalakad sa labas. Akala mo wala silang ginawa sa iyo? Naiinis na saad ni Luke, hindi niya maintindihan pero kahit na lumipas pa ang maraming taon, heto siya. Nagiging protective pa rin sa babae na ngayon lang ulit niya nakita. Kaya nga nakikiusap ako eh. Nandito muna ako pansamantala hanggang sa makaisip lang ako ng paraan kung paano lulutasan to. Panigurado naman kasi nahanapin pa rin nila ako. Kasi alam nila na darating yung panahon ire-report ko sila. Mababa ang boses na saad ni Andrea. Mahina namang napabuntong hininga si Luke tapos ay sarcastikong natawa. Yung photoshoot lang ba talaga ang dahilan kung bakit nandito ka? Mababa ang boses sa tanong pa ng lalaki. Teka, huwag mong sabihin iniisip mo na nandito ako para sa'yo. Trust me Luke, di hindi ko nga alam na nandito ka sa probinsya mo eh. Giit ni Andrea. Luke, alam ko na hindi maganda ang mga nangyari sa atin dati but I have moved on, okay? Sa maniwala ka at sa hindi, napatawad na kita sa biglang pag-iwan mo sa akin noon. Naisip ko na siguro kaya naghalit ka kasi may kasalanan din ako sa nangyari. Hindi ko sinasabi ito kasi kailangan ko ng tulong mo. Napatawad na talaga kita. Mahabang litanya pa ni Andrea. Kaya sarcastic ko ulit na natawa si Luke. Ano sabi mo? Napatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Parang sa ating dalawa ako atang mas may karapatang magsabi kung napatawad na ba kita o hindi. Mariin na dagdag pa ni Luke. What? Luke, basta mo na lang akong iniwan noon dahil nawala ang mga anak natin. Akala mo ba? Madali para sa akin yun? You left me without saying a word. Pero yung pag-alis at pag-iwan mo sa akin, naging sapat na yun para sa maraming taon ng pamumuhay
na parang pinagbayaran ko na rin kung anumang nagawa ako sa iyong mali. Luke, sabi mo mahal mo ko eh. Nangako ka na kahit anong mangyari mananatili ka sa tabi ko. Pero dahil nawala ang magiging anak natin, basta mo na lang akong iniwan. Pati ikaw, nawala sa akin. Gusto kong magalit sa'yo kasi dapat magkasama tayo eh. Dapat magkaramay tayo. Pero iniwan mo na lang din ako basta. Pati ikaw nawala. Gusto kong magalit sa'yo kasi dapat magkasama at magkaramay tayo. Pero pinatawad pa rin kita at inintindi. Kahit na ni minsan, hindi mo hiningi yon. Mahabang saad ni Andrea kaya napasinghap si Luke sa narinig. Nawala ang mga anak natin? Hindi pa rin makapaniwala na tanong nito. Tapos ay mariin pang napapikit nang may napagtanto. Mukhang kagagawan na naman ang ama ni Andrea ang mga nangyari na mula noon pa ay ayaw na sa kanya. Dahil ang tingin sa kanya nito ay isang hamak lamang na magsasaka sa probinsya na nagnanais pakasalan si Andrea para sa pera. Nung gabing naaksidente ka, hindi ako makalapit sa'yo kasi hinaharangan ako ng mga guard ng tatay mo. At alam mo kung ano masakit? Yung nilapitan ako ni Mang Kanor na driver niyo at inutusan mo daw siya na dalhin sa ampunan ng mga anak natin. Kasi narealize mo na hindi ka pa pala handa sa responsibilidad. Pero nakonsensya si Mang Kanor kaya binigay niya ang mga bata sa akin. Wika ni Luke. Kaya si Andrea naman napasinghap. Nanlaki rin ang mga mata nito na halatang hindi makapaniwala sa narinig. Ilang beses kitang sinubukang lapitan para kausapin pero ang lagi nilang sinasabi, ayaw mo akong makaharap kasi nagising ka na sa katotohanan na hindi ako yung tao na gugustuhin mong makasama sa habang buhay. Pagkatapos nun, nalaman ko na lang na nang ibang bansa ka na. Dagdag pa niya. Ibig sabihin, hindi totoo na nawala ang anak natin? Naluluha ang mata na tanong ni Andrea. Ang tanga ko. Bakit hindi ko agad naisip na kagagawa na naman to ni Papa? Naiiyak na sad niya. Hindi naman nakasagot si Luke pero biglang bumalik sa likod ng alaala niya ang naging kwento nila ni Andrea. Kolehiyo siya noon nang magkakilala sila ng babae. Sa Maynila kasi niya naisipan na tapusin ang pag-aaral. Mas lumalim pa ang flashback sa kanyang isipan. Nagmula sa pamilya ng mga abogado si Andrea. Pero ayaw nitong sumunod sa epak ng pamilya niya. Bagkus ay mas gusto niya na maging model. Kaya naman siya ang tinuturing ng pamilya nila na black sheep. Si Luke naman ang tanging pangarap ay makapagtapos ang pag-aaral at mamuhay ng simple sa probinsya. Nang magkakilala sila, nakuha na agad nila ang atensyon ng isa't isa. Sa katauhan ni Luke, naramdaman ni Andrea na may isang taong naniniwala at sumusuporta sa kanya. Kaya naman, sa bawat araw ay mas nauhulog pa sila sa isa't isa. Pero hindi nga gusto ng papa ni Andrea kay Luke. Dahil ang una niyang inisip ay magsasaka lamang daw ito sa probinsya. Hindi naman kasi ugali ni Luke na ipagyabang ang mga bagay na meron sila ng pamilya niya. Sorry Luke. Sorry kung wala akong ginawa para makausap ka. Sorry kung nagpalamon ako sa sakit at lungkot. Sa ideya na nawala nga ang mga anak natin. At that time, hindi mo rin ako maiiwasan dahil kapapanganak ko pa lamang. Nagkaroon ako ng depression. Akala ko iniwan mo ko. Sana pala may ginawa ako. Sana pinilit ko na makaharap at makausap ka. Umiiyak at nakayuko na saad ni Andrea. Noon, sinubukan ipaglaban ni Andrea si Luke. Umabot pa nga sa punto na hinayaan niya ang pamilya niya na itakwil siya at pumayag na sumama kay Luke kahit nasaan pa para mamuhay sila ng simple at tahimik pero magkasama. Graduating student sila nang magbunga ang pagmamahalan nila. At dahil masela ng pagbubuntis ni Andrea, ay hindi sila kaagad nakaalis sa Manila. Nung gabi bago manganak si Andrea,
ay nasangkot ito sa isang car accident habang si Luke ay busy sa mga part-time jobs at yun na nga rin ang huling beses na nagkita sila. Ang akala kasi ni Andrea ay nawala nga ang mga bata sa sinapupunan niya at iniwan siya ni Luke dala ng labis na galit. Ang akala naman ni Luke, hindi gusto ni Andrea ang mga bata at natakot ito sa responsibilidad. Paano nagawa ni Papa to sa akin? Sa sarili niyang mga apo? Bakit niya ginawa to? He's heartless and cruel. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya to. Patuloy sa pag-iyak, nasad pa ni Andrea. Nanatili namang tahimik si Luke habang pinapanood si Andrea na umiyak. Kilala niya ang babae at alam niya na hindi ito sinungaling. Sa totoo lang nung una pa lang, ramdam na niyang may mali sa kwento at ngayon, iniisip niya na sana mas gumawa pa siya ng paraan para nagkausap sila ni Andrea noon. Lucas Andrew at Lucas Andre ang pangalan nila. Mababa ang boses na saad ni Luke, kaya nag-angat ng tingin sa kanyang babae. Kinuha ko ang Lucas sa pangalan ko, ang Andrew at Andre naman sa pangalan mo. Dagdag pa nito kaya mas lalong napaiyak si Andrea. For years, nabuhay ako na walang ideya na buhay pala sila. May puntod pa nga sila na lagi kong pinupuntahan eh. Ang tanga ko lang. Patuloy nga na saad ng babae. Hindi alam ni Luke ang pumasok sa isip niya. Pero dahan-dahan siyang lumapit kay Andrea. Umupo sa gilid ng kama at niyakap niya ang babae. Pareho lang tayong biktima ng papa mo. Siguro pareho tayong may kasalanan pero wala naman nang magbabago kung patuloy nating sisisihin ang mga sarili natin. Pwede kang manatili dito pansamantala gaya ng gusto mo. Dagdag pa niya. I'm sorry, Luke. I'm really sorry. Paulit-ulit naman na bulong ni Andrea. Sorry din, Andrea. Sorry kung wala ako sa tabi mo. Nung mga panahong nasasaktan ka, sana nung una pa lang, nagtaka at naghinala na ako. At sana ginawa kong lahat para noon pa lang, magkaharap na tayo. Sagot pa ni Luke. Huli na ba ako para maging ina nila? May halong lungkot pa at takot na tanong ni Andrea. Hindi pa huli ang lahat para makabawi ka sa kanila, Andrea. Sagot naman ni Luke. Kung ganoon, pwede ko na ba silang makilala? Nang formal? Gusto ko silang makilala, Luke. Gusto ko nang maging ina sa kanila. Ayoko nang magsayang pa ng oras. Gusto ko na makabawi sa mga taon na nawala ako sa tabi nila para maalagaan sila. Umiiyak pa rin na sambit nito. Mahina namang napabuntong hininga si Luke bago tumango. Ang totoo niyan, inakala ko talaga na hindi mo gusto sa kanila at hindi ka pa handa. At ayaw ko silang masaktan kaya sa tuwing nagtatanong sila sa akin kung nasaan ang nanay nila, sinasabi ko wala silang nanay. I'm sorry, Andrea, pero bigyan mo ako ng konting panahon. Makakahanap din ako ng magandang tiyempo para masabi sa kanilang tungkol sa'yo. Para masabi sa kanilang totoo. Pero pwede ka rin makipag-bonding muna sa kanila para makuha ang loob nila. Sweet at suestyon pa ni Luke. Napakagat naman ng ibabang labi ang babae bago tumango. Naiintindihan niya kung bakit ganoon ang naging pasya ni Luke. Hindi niya ito masisisi kasi nga pareho lang silang naging biktima. Handa akong maghintay, kahit nag-ano katagal pa. Sagot nito kaya tipid ng umiti ang lalaki. Nang biglang, Tatay, bakit yakap niyo po si Miss Ganda? Sabay pa silang napalingon sa kambal na nakatayo pala sa may pinto at pinapanood sila. Tatay, girlfriend niyo po ba si Miss Ganda? Tanong naman ni Andre. Sakalang nila napagtanto na magkayakap pa nga sila. Mabilis namang lumayo si Luke tapos ay sabay na namula ang mukha ng dalawa at pareho ring nag-iwas ang tingin. Naging maayos naman ang mga sumunod pang araw. Gaya ng napag-usapan nila, nanatili si Andrea sa bahay ni na Luke para magpalakad muna ito. Si Luke naman ay pilit na humahanap ng magandang tiyempo para nga masabi sa mga batang totoo. Sa totoo lang natatakot siya. Siya kasi itong laging nagsasabi sa mga bata na bawal at masama ang magsinungaling.
pero siya itong nagsinungaling sa kanila. Kaya natatakot talaga siya na magalit sa kanya ang kambal. Miss Ganda, kailan po kayo magiging girlfriend ni Tatay? Tanong ni Andrei sa babae isang hapon habang magpapahangin sila sa terasa ng bahay at uminom ng juice. Ha? Gulat na tanong naman ng babae. Sobra siyang natutuwa sa kakulitan, pagiging madaldal at bibo ng kambal. Kaya naman kahit hindi pa alam ng mga to na siya talaga ang ina nila, ay masaya pa rin siya na makasama lagi ang mga to. Gusto na po kasi namin kayong maging nanay. Ayaw niyo po ba kay Tatay? Pogi naman po si Tatay, di ba po? Saad naman ni Andrew. Ano kasi? May halong kaba na saad niya. Miss Ganda, kailan niyo po liligawan si Tatay? Tanong ulit ni Andre, kaya literal siyang napanganga. Ako? I mean, bakit ako manliligaw? Gulat pero natatawa na tanong ng babae at bahagya pa siyang napalingon kay Luke na kasalukuyang nililinisan ng sedan nito at walang suot na damit pang itaas. Aminado siya na gwapo naman talaga si Luke at sa tingin niya ay mas naging hot pa nga ang lalaki ngayon. Sabi po kasi ni Lola, babae daw po ang laging nanliligaw kay Tatay eh. Kahit nga po yung teacher namin, tsaka yung mga anak po ng magsasaka, crush po si Tatay. Madaldal na wika ni Andre. Tinanong nga po kami ng teacher kung gusto na daw po ba namin siyang maging nanay. Segunda pa ni Andrew. Maraming nagkakagusto sa tatay niyo? Napapanguso na tanong ni Andrea kaya sabay na tumango ang mga bata. Hindi naman nabago sa kanyang balitang yon. Kahit na noong kolehiyo pa sila. At kahit pa alam ng marami na may relasyon na sila, marami pa rin mga babae ang lantaran na umaaligid o di kaya nagpapakita ng motibo sa lalaki dati. Well, noon may karapatan siyang magselos pero ngayon, alam ni Andrea na wala na. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong naman ni Luke maya-maya na hindi niya namalayang tapos na pala sa ginagawa at nakalapit na sa kanila. Wala pa rin suot na pangitaas ang lalaki na tila ba sadya niyang binabalandra at pinagmamalaki sa kanyang matikas nitong katawan. Habang nagpupunas pa ng pawis gamit ang kulay white na bimpo. Tinatanong lang po namin si Miss Ganda, Tatay, kung kailan po siya manliligaw sa inyo para po maging girlfriend niyo na po siya. Wika ni Andre kaya mahinang natawa si Luke. Talaga? Kailan daw niya ako liligawan kung ganon? Napapangiti na tanong naman ito habang nakatitig sa magandang mukha ni Andrea. Mukhang hindi po niya kayo crush, Tatay eh. Baka hindi po kayo pogi para sa kanya. Wika ni Andrew. Kaya si Andrea naman ang mahinang natawa ngayon. Hala, Tatay, hindi po ba kayo po ang may crush kay Miss Ganda? Wika naman ni Andre. Ha? Ako hindi ah. Agad nag-iit naman ang lalaki. Tatay, sabi niyo po bawal at masama ang magsinungaling. Crush niyo po si Miss Ganda, kamukha po niya yung babae na lagi niyo pong tinitignan sa picture. Dagdag pa ng madaldal na bata. Anong picture? Nalilito na tanong naman ni Andrea. Ah, hindi, wala. Kwentong bata lang yan, huwag kang masyadong maniwala sa kanila. May halong kaba naman na saad ni Luke. Imbes na sumagot ay patakbong pumasok sa loob ang kambal at sa pagbalik nila, bit-bit na nilang maraming mga magazines na kinuha nila sa silid ng ama. Mga magazines yon kung saan puro si Andrea ang front cover. Miss Ganda, kayo nga po to! Masayang wika naman ng batang si Andre. Mga anak, pumasok na kayo sa loob at maligo, amoy araw na kayo. Mahilig lang talaga akong magbasa at mangolekta ng mga magazines. Saad na lang ni Luke, kaya napanguso na lamang ang kambal bago sumunod sa utos ng ama. Agad na napaliwanag pa ni Luke nang silang dalawa na lang ang nasa terasa. Magazines na puro ako ang front cover? Napapangiti na tanong ng babae peke namang napaubo si Luke bago nag-iwas ng tingin kay Andrea. Kamusta ang pakaramdam mo? Yung mga sugat at pasa sa katawan mo, hindi na ba sumasakit? Kailan mo tatawagan ang pamilya mo para masabi sa kanila ang nangyari sa'yo? Pangiiba nito ng usapan. Okay na ako at ayoko sanang sabihin sa kanilang nangyari. Okay lang naman kung mananatili pa rin ako
rito ng kahit ilang linggo, hindi ba? Pwede akong tumulong sa mga gawaing bahay. Marunong din ako magluto, sagot ng babae. Pwede kang manatili dito hanggang kailan mo gusto. Mababa ang boses, nasagot ni Luke na hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Salamat Luke. Pwede rin ako sa sofa matulog para hindi masyadong nakakahiya na ginagamit ko ang kwarto mo o tatabi na lang ako sa mga bata. Sad pa ni Andrea. Doon ka na lang sa kwarto ko, Andrea. Ayos lang naman sa akin. Sa sala na lang ako. Wika naman ni Luke. Oo nga pala. Kailan mo sasabihin sa mga bata ang tungkol sa akin? Sorry kung lagi kong tinatanong ha. Excited lang naman ako eh na marinig sa unang beses na tatawagin nila ako nanay o kaya mommy. Kapag nakahanap na ako ng tiyempo, ang tanging na isagot na lamang ni Luke. Nanay? Kayo po ang nanay namin? Sabay naman silang napalingon sa pinto kung saan nakatayo ang kambal. Pero tatay, ang sabi niyo po wala po kaming nanay. Sad ni Andre. Mga anak ano kasi, may halong kaba na usal ni Luke. Tatay, nagsinungaling po ba kayo sa amin? Malungkot na tanong naman ni Andre. Bahagyang napalingon si Luke sa mga magulang niya na lumabas din dahil sa narinig. Tapos ay marahang tumango ang mga to sa kanya na parang nagsasabing sabihin na niya sa mga batang totoo. Mga anak, sorry kung nagsinungaling si tatay. Wika niya. Pero tatay, sabi niyo po bawal po at masama ang magsinungaling. Kaya bakit po kayo nagsinungaling sa amin? Bad po kayo, tatay. Sad ni na Andrea at Andrew, tapos sabay na tumakbo papasok sa kwarto ng kambal. Mahina namang napasinghap si Luke kasi ito ang bagay na kinatatakutan niya ang mangyari. Ang masaktan at magalit sa kanyang kambal. Ganon pa man, magpasya pa rin siya na sundan ng mga bata. Mga anak, pwede ba kayong makausap ni tatay? Mababa ang boses na tanong niya nang makita ang kambal na nakadaba sa kama nila at sabay na umiiyak. Ayaw po namin, tatay, kasi bad po kayo, kasi nagsinungaling po kayo sa amin. Umiiyak na sagot ni Andrew. Gusto lang naman po naming magkaroon ng nanay pero hindi po kayo nagsasabi ng totoo. Wika naman ni Andre, mariin namang napapikit si Luke dahil sa narinig. Sorry na mga anak, nagkamali si tatay. Promise, hindi na ako magsisinungaling pa ulit. Mababa ang boses na saad niya. Mga anak, mababa rin ang boses na wika naman ni Andrea na sumunod din sa silid. Pwede ko ba kayong makausap? Tanong pa nito kaya napalingon sa kanya ang kambal. Kayo po, bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa amin? Umiiyak pa rin na tanong naman ni Andrew. Good boy naman po kami. Hindi rin po kami makulit. Sumusunod naman po kami sa utos at gumagawa ng sariling assignment. Kaya bakit ayaw niyo po sa amin? Sad naman this time ni Andre. Hindi mga anak. Maniwala kayo. May malalim na dahilan kung bakit nangyari ito. Masyado pa kayong mga bata para maintindihan ng lahat. Pero gustong-gusto ko kayong mayakap. Gusto kong marinig na tawagin niyo ako nanay. Gusto kong maging ina sa inyo at makabawi sa inyo. Umiiyak na wika ni Andrea kaya agad na umupo sa kama ang kambal. Talaga po gusto niyo po sa amin? Aalis po ba kayo ulit? Iiwan niyo po ba kami ulit? Magkasunod na tanong ni na Andrew at Andre kaya mabilis na umiling si Andrea. Pangako, hindi niyo din ako aalis ulit. Hindi ko na kayo iiwan. Pwede ko ba kayong mayakap? Patuloy sa pagluha ng tanong pa niya at sabay naman ang kambal na lumapit para mayakap siya. Kasabay noon ay ang muling pag-iyak ng dalawa. Huwag na po kayo ulit aalis, nanay ha? Wika ni Andre. Promise po magiging mabait po kami basta huwag niyo na po kaming iiwan. Pangako, hindi na talaga. Sagot niya tapos sa palingon pa kay Luke na ngayon ay nakangiti sa kanila pero may konting lungkot sa mga mata. Hindi dapat kayo magalit sa tatay niyo kasi pinoprotektahan lang niya kayo. Mahal na mahal niya kayo at ayaw niya kayong masaktan. Kaya niya sinabi yun.
Darating ang araw na maintindihan nyo rin itong sinasabi ko pero please, huwag na kayong magalit sa tatay nyo ha? Bulong pa ni Andrea. Nang pinakawalan niya sa yakap ang kambal, ay tumingin naman ang mga to sa ama nila sabay sabing, "Sorry po tatay, hindi na po mauulit." Nakayukong saad ni na Andrew at Andre. Napakagat naman si babang labi si Luke. Bago umupo rin sa kama para mayakap si na Andrew at Andre. "Sorry din mga anak, sorry kung nagsinungaling si tatay. Promise, hindi ko na uulitin." Bulong pa niya. Hindi niya alam kung gaano niya katagal nayakap ang kambal pero maya-maya pa pinakawala na rin niya ang mga to para mabigyan ng oras si Andrea na makausap pa sila. Tumagal yon ng halos isang oras bago sinabihan ni Andrea ang kambal na maliko na para nga makausap din niya sina Luke at ang mga magulang nito. "Hindi ako makapaniwala na magagawa ng ama mo to sa inyo," wika ng nanay ni Luke nang magkaharap nga sila sa sala. "Hindi man lang ba siya na konsensya na inalisan niya ng karapatan ang sarili niyang mga apo na makilala ang ina nila?" Wika naman ang tatay ni Luke. "Ako rin naman po, hindi talaga makapaniwala eh. At sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Sobra po ako nagagalit. Pero masaya rin po ako na sa wakas, nakilala ko ng mga bata at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap sa akin sa kabila ng lahat ng hindi magagandang nangyari noon," sagot ni Andrea. "Hindi mo naman kasalanan ang nangyari," wika ni Luke. "Iha, alam ko na nasasaktan at nagagalit ka sa ama mo pero gusto ko sanang tandaan mo na magulang mo pa rin sila. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa niya pero bilang magulang gagawin talaga namin ang lahat ng bagay na alam naming ikabubuti ng mga anak namin. Pwede kang magalit kasi normal naman na maramdaman mo yan. Pero ang hiling ko lang, sana huwag pa rin mawawala ang respeto mo sa kanya kapag nagkaharap na kayo." Nakangiti at mahinahong wika ng nanay ni Luke, kaya napangiti si Andrea. "At kami, nandito lang kami ng nanay niyo para suportahan kayo sa lahat ng desisyon niyo," sad naman ang tatay ni Luke. "Maraming maraming salamat po," nakangiti at emosyonal na sagot ni Andrea. Noon, kapag nagkukwento si Luke sa kanya kung gaano kabuting tao ang pamilya nito, minsan parang ayaw na niyang maniwala kasi too good to be true ka nga. Pero ngayong nakaharap na niya ang mga ito, sa kanya na pagtanto na tama nga si Luke, pamilya sila ng mabubuting tao. Lumipas pa ang mga araw at masaging maayos naman ang lahat. Walang ibang ginawa si Andrea kung hindi ang bumawi at magpakaina sa mga bata. At kahit na ilang linggo na ang lumipas, nawala na sa isip niya ang buhay na naghihintay sa kanya sa Manila. Pakiramdam niya ay nasa maliit na probinsya ng San Agustin ang bago at pinapangarap niyang buhay. Kasama ang mga anak nila ni Luke at kasama rin ang una't huling lalaki na minahal niya. "Sir Luke, nandito po pala kayo. Sakto, kakain po kami ng tanghalian. Sumabay na po kayo sa amin." Nakangiting saad ng isang trabahador nang makitang paparating nga sina Luke kasama ang kambal at maging si Andrea na din. Mabilis na kumalat sa maliit na probinsya ang tungkol kay Andrea na siya nga ang ina ng mga bata. Noong una nagtaka siya kung bakit invested masyado sa chismis ang mga tao at sa kanya nalaman na napakarami palang lupa ni na Luke dito. May mga palayan sila, tubuhan, mga sariling azucarera, isdaan, slaughterhouse at kung ano-ano pang negosyo. Halos 50% nga ata ng mga tao ng maliit na probinsya ay nagkaroon ng hanap buhay dahil sa pamilya ni Luke. "Sakto, nagluto ako ng paborito niyo ng mga bata." Nakangiting sad pa ng isang ginang sa kanila. "Talaga po? May palaka po?" Masaya at excited na tanong pa ni Andre. "Yay! Tatay, kain na po tayo dito!" Malakas na saad naman ni Andrew. Si Andrea ay palihim na napangiwi kasi hindi pa siya kailanman nakakakain ng palaka. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may pera pala talaga ang pamilya ni Luke.
Kahit na noon pa kasi, wala naman itong nabanggit sa kanya. Basta ang alam lang niya ay pagsasaka ang kabuhayan ng pamilya nila, pero hindi rin naman siya nagtaka kasi mula noon. Sobrang humble ni Luke at hindi marunong magyabang. Kayo po, Mama Andrea, kumakain po ba kayo ng palaka? Pwede po namin kayo ipaghandaan ng ibang putahe kung hindi niyo po yun gusto. Nakaiting saad pa ng ginang kaya napalingon sa kanya ang marami at agad siyang nakaramdam ng hiya. Nanay, ayaw niyo po ng palaka? Promise po masarap po yun, Nanay. Nanay, lasang fried chicken po pero mas masarap pa po sa fried chicken. Segunda naman ng dalawa niyang anak na sina Andrew at Andre. Hindi pa po ako nakakakain ng palaka pero gusto ko pong subukan. I mean, hindi naman po ako maarte sa pagkain eh. Sabi nga nila, masarap po. Nakangiti at nahihiya na sagot na lamang ni Andrea. Hindi naman kasi sikreto sa kanya ang mga usap-usapan na naririnig dahil nga modelo siya at nanggaling sa mayamang pamilya. Ang iniisip ng karamihan, maarte siya at hindi marunong makisama, kaya gusto niyang patunayan na mali ang iniisip ng mga to. Sigurado ka ba? Pwede naman tayong magpaluto ng iba. Wika pa ni Luke. Ano ka ba? Okay lang. Sabi ni Andrea at natawa pa. Agad namang nagtipon-tipon ng maraming trabahador sa isang malaking mesa kung saan nakalagay sa dahon ng saging, ang kanin at nakapalibot doon ng maraming ulam na palaka. Pilit pa nga siyang napangiti nang makita ang kambal na nagmamadaling naghugas ng kamay sa malapit na puso. Hindi mo kailangan gawin to, Andrea. Hindi naman lahat ng tao gusto ang palaka. Maintindihan namin. Mababa ang boses na wika ni Luke nang siya na ang naghuhugas ng kamay. Ha? Okay lang talaga ako, Luke. Gusto ko na makisama sa mga tao dito. Nakangiti na sagot naman ni Andrea. Kung sa bagay, kapag asawa na kita, ganito na ang magiging buhay mo. Kaya dapat masanay ka na. Pabulong at makahulugang wika pa ni Luke. Pero narinig naman yun ni Andrea, kaya agad na namula ang magkabilang pisinya. Ha? Ano nga ulit nun? Tanong pa niya na kunwari ay walang narinig pero tumawa lang si Luke. Wala, ang sabi ko kumain na tayo. Sagot ito bago lumapit na rin sa mesa. Hindi alam ni Andrea kung bakit kinakabahan siya nang nasa mesa na rin. Ganun pa man, ay pilit siyang ngumiti sa lahat na halatang hinihintay ang kilos niya. Kaya naman agad siyang kumuha ng pinritong palaka at kinain yun. Hindi naman masama ang lasa, pero ang ideya na palaka ang kinakain niya ay ang dahilan kung bakit may pag-aalangan siya. Ganun pa man, nagawa naman niyang mairaos ang tanghalian na yun na hindi siya nagmumukhang maarte. Ano pong tingin niyo, Mama Andrea? Nakangiti na tanong pa ng ginang sa kanya pagkatapos kumain. Andrea lang po, nakangiti na sagot niya. Masarap po, first time ko pong makakain ng palaka, pero nagustuhan ko po, dagdag pa niya. Mabuti naman kung ganun, marami kasing usap-usapan na maarte ka daw. Nakakatuwa at hindi naman pala totoo. Sa susunod na magluluto ako ng palaka, padadalhan ko kayo. Wika ulit ng ginang, kaya nakangiti na lamang siyang tumango. Muli lang nagpasalamat si Andrea bago napalingon kay Luke. Sa hindi kalayuan na ngayon ay nakangiti at masayang nakikipagkwentuhan sa mga trabahador. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki kanina. Nakapag-asawa na raw siya nito ay ganito na ang magiging buhay niya. Agad na napakagat sa ibabang labis si Andrea, dala ng labis na kilig. Nako, anong nangyari sa inyo? Natatawa na tanong pa niya nang makita ang madungis na mukha ng kambal na parehong kumakain ng hinog na mangga. Nanay, gusto niyo po? Nakangiting tanong naman ni Andre. Masarap po, Nanay. Matamis po, promise. Segunda naman ni Andrew. Busog pa kasi si Nanay eh. Ang dami ko kasing nakain na palaka. Ang sarap pala nun. Nakangiti na wika pa niya bago lumapit sa kambal para mapunasan ng bimpo ang mukha ng mga to. Dahan-dahan sa pagkain at manlalagkit kayo niyan, natatawa na dagdag pa niya. Pagkatapos magpahinga ay tumulong si Luke sa pag-aani ng mga bungang prutas. Pagdating naman ng hapon
ay isinama na ng mga magulang ni Luke ang kambal sa pag-uwi. Kung tutusin ay pwede na niyang sabayan, pero mas pinili niya na hintayin si Luke para makasabay ito. Alam mo, Iha, sa totoo lang, nang marinig namin ang balita tungkol sa'yo, nag-alala kami ni Luke. Wika ng isang ginang, maya-maya pa nang lapitan siya nito. Po? Bakit naman po? Napakabuting tao kasi niyang si Luke. Maging ang pamilya niya. Kung hindi mo sila kilala, hindi mo iisipin na sobrang dami nilang negosyo dito dahil nga mas gusto nila na mamuhay ng simple. Pamilya ang turingan namin lahat dito at nag-alala kami na baka totoong maarte ka nga. Kawawa si Luke kapag nagkataon, pero ngayong nakilala at nakaharap ka na namin, saka namin na pagtanto na mali pala kami ng iniisip tungkol sa'yo. Malinaw na rin kung bakit. Sa dami ng nagkakagusto kay Luke dito, wala siyang pinansin, kahit na isa. Yun pala, may maganda siyang hinihintay. Nakangiti na dagdag pa nito, kaya muling na mulang magkabilang pisngi ni Andrea. Uwi na tayo. Nakangiti na sa adaman ni Luke na biglang lumapit sa kanila. Magdidilim na rin kasi. Dagdag pa nito, kaya marahan na lamang siyang tumango. Salamat po ulit sa lunch. Sa susunod po ulit, mauna na po kami ni Luke. Paalam ni Andrea sa ginang nakausap niya. Tapos ay nagpaalam na sila ni Luke sa iba pang nandoon bago nagsimulang maglakad, paalis. Kamusta ang buhay bukid? Tanong ni Luke sa kanya maya-maya pa. Okay lang. Simple pero masaya. Salamat kasi sinama mo ako rito. Sa totoo lang, habang tumatagal na dito ako, nawawala sa isip ko yung buhay na meron ako sa Manila. Naisip ko na parang ang saya pala talaga na mamuhay sa ganitong lugar. Yung tahimik at parang malayo sa lahat ng sakit at gulo. Wika pa niya na siyang nagpangiti sa lalaki. E di dito ka na lang. Agad na sagot ni Luke. Tapos ay bahagya pang huminto sa paglalakad at nakangiting hinarap si Andrea. Dito ka na lang, kasama kami ng mga anak natin. May halong lambing na dagdag pa nito. Hindi ba yun din naman ang balak natin noon bago pa mangyari ang lahat? Nasasama ka sa akin at mamumuhay tayo ng simple basta magkasama tayo at kasama rin ng mga magiging anak natin. May halong pagsusumamo pa na wika ni Luke. Teka lang, nagpa-propose ka ba sa akin? May halong kaba na biro naman ni Andrea. Kung magpo-propose ako, sisiguraduhin ko na may sing-sing. Sagot ni Luke. Bakit hinihintay mo bang mag-propose ako sa'yo? Tanong pa nito. Ha? Hindi ah. Nagbibiro lang ako. Agad na depensa niya at nag-iwas pa ng tingin. Baka mamaya magalit pang girlfriend mo. Dagdag pa nito. Kahit na alam naman niyang walang girlfriend si Luke, ay sabi niya yun. Bakit ka naman magagalit? Napapangiti na tanong ni Luke. Nung una ay naguluhan si Andrea sa tanong nito, pero maya-maya pa naliwanagan din siya sa ideya na parang banat ni Luke na siya ang girlfriend nito at wala nang iba. La, sabi ko girlfriend mo, hindi ko sinabing ako ang girlfriend mo. Hindi ko natatandaan na naghiwalay tayo noon. Halos pabulong na saad pa ni Luke. Misunderstanding ang nangyari at pareho tayong naging biktima ng papa mo. Kaya kung iisipin mabuti, hindi tayo naghiwalay at girlfriend pa rin kita. Dagdag pa nito. Puro ka talaga biro. May halong kaba na saad ni Andrea at pilit pang tumawa. Paano kung hindi ako nagbibiro? Seryosong tanong ni Luke. Saglit silang natahimik kasi natameme si Andrea sa tanong na yon. Alam ko na masyado ng maraming taon ang lumipas, pero hindi pa ba sapat ang mga magazine na pinakita sa'yo ng mga anak natin para malaman mo na hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin ako sa'yo at ikaw lang naman talaga ang nagustuhan ko. Saad pa ni Luke. Pero Luke, masyado na kasi maraming nangyari. Paano kung infatuated ka lang pala sa'kin or confused sa nararamdaman mo? At isa pa, hindi ko gustong isipin na marami na ginagawa natin ito para lang sa mga bata. May halong kaba pa rin na saad ni Andrea. Mula noon,
Sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama, Andrea. Kahit nga hindi ako pabor dyan sa pagmamodelo mo noon pa, sinuportahan pa rin kita kasi wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maging masaya ka sa akin. At kapag tayong dalawa ang nag-uusap, labas doon ang mga anak natin. Siguro nga sa bawat desisyon natin ay may parte sila pero hindi lang naman natin ito gagawin para sa kanila. Para sa atin din mismong dalawa. Para maituloy natin yung meron tayo dati na pansamantalang nahinto. Bakit nagbago na ba ang nararamdaman mo para sa akin? Sa totoo lang kasi hindi kailanman nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Na kahit na nasaktan at nagalit ako noon, inalagaan ko pa rin sa dibdib ko yung nararamdaman ko para sa iyo at yung mga magagandang alaala natin. Mahabang litanya pa ni Luke. Hindi ko alam, Luke. Pasensya na. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Puno ng kaba at takot na tugon ni Andrea. Mahina namang napabuntong hininga si Luke bago pilit nang umiti at tumango. Pasensya na, Andrea. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Hindi ko gustong isipin mo na pinapressure kita. Halika na? Baka hinihintay na tayo ng mga bata. Dagdag pa niya bago nagsimulang maglakad na ulit. Napakagat naman sa ibabang labi si Andrea. Habang pinapanood si Luke na maglakad palayo sa kanya, hindi niya alam kung bakit siya man natatakot e nagawa naman nilang ipaglaban ang isa't isa dati. Kaya alam niya na kaya naman nilang ipaglaban ang isa't isa ngayon. Luke, pagtawag niya sa lalaki kaya muli itong huminto sa paglalakad at tumingin sa kanya. Hindi rin. Kailanman nagbago yung nararamdaman ko para sa'yo. Nahihiya na wika naman ni Andrea at nag-iwas ang tingin. Narinig niya na mahinang natawad si Luke na parabang sobrang natuwa at kinikilig sa sinabi nito. Tapos mabilis pang lumapit sa kanya. Ang lalaki, hindi pa siya nakakakilos. Sa isang iglap ay inangkin na ni Luke ang labi niya. Napasingap si Andrea nung una. Nanigas din siya. Saka natatoy ang dala ng labis na gulat. At hindi alam ang gagawin. Pero maya-maya pa nahanap na lamang niya ang sarili na sinusuklian ang halik ng lalaki. Saksi ang maraming puno ng mangga, ang makikislap ng mga bituin sa kalangitan at ang maliwanag na buwan sa halik na pinagsaluhan nila. Halika na? Pulang-pula ang pisngi at nakayuko na tanong ni Andrea nang magkalas na ang labi nila. Halika na. Nakangiti at malambing naman ang sagot ni Luke bago pinagsaklop ang mga kamay nila at nagsimula nang maglakad pa uwi. Oo nga pala, Luke. May gusto sana akong hilingin sa'yo. Saad ni Andrea nang nasa harap na sila ng bahay. Teka lang naman. Kaayos pa lang natin pero pinagdanasahan mo na ako kaagad. Pili yung saad pa ni Luke. Kaya bahagyang napanganga si Andrea at mahinang natawa. Baliw, seryoso nga kasi. Gusto ko sana kayong isama ng kambal sa bahay namin sa Manila. Yun ay kung okay lang sa'yo. Wika nito kaya saglit na natigilan si Luke. Doon mo ba gustong tumira? Seryosong tanong nito. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko alam ang sagot pero kung saan kayo magiging masaya ng mga anak natin, doon din ako. Dagdag pa nito na siyang nagpangiti sa babae. Hindi, Luke. Gusto ko lang kayong iharap sa pamilya ko. Gusto ko na makita kayo ni Papa. At gusto ko na makonsensya siya sa nagawa niya noon. Pagkatapos babalik na tayo dito kasi mas gusto ko ang simpleng buhay dito. Kasama kayo. Nakangiti na wika niya. Paano ang pagmamodelo mo? Tanong naman ni Luke. Makakahanap naman siguro ako ng ibang pwedeng mapapasukang trabaho dito. Nakangiti na tanong niya. Mula noon alam mong pangarap ko na talaga maging modelo pero ngayon ang pangarap ko ay maging mabuting ina sa mga anak natin. At isa pa, gusto ko ring maging mabuting asawa sa'yo. Mahihiya pa na sad niya na siyang napangiti na naman kay Luke. Kaya naman agad siyang niyakap ng lalaki. Kung ganoon, ako nang magbibigay ng trabaho sa'yo.
Malambing na bulong pa nga nito. Napangiti ang babae. Anong trabaho naman? Tanong ni Andrea. Edi full-time housewife ko. Sa'yo lahat ng sweldo ko. Ako na rin mag-aalaga sa inyo basta. Mahalin mo lang kami ng mga bata. May bonus ka pang yakap at halik kahit na kailan mo gusto. Wika ni Luke. Kaya sabay ulit silang natawa. Pagkatapos ng gabing yun, ay mas naging masaya silang lahat. Lumipas pa ang isang linggo mula nang maayos ni Luke at Andrea ang relasyon nila. At saka nga sila nagpasyang lumuwas ng Pamaynila para sa hiling ni Andrea na makaharap nila ang pamilya nito. Okay ka lang ba? Tanong ni Luke nang nasa harap na sila ng bahay ni na Andrea. Kung kinakabahan ka, hawakan mo lang ang kamay ko. Pangako, hindi ko hahayaan na masaktan at maghiwalay pa tayo ulit. Nakangiti lang dagdag pa nga nito. Wow! Ang laki po ng bahay! Nanay, bahay niyo po ito? Dito na po ba tayo titira? Namamanghang saad naman ng kambal na sina Andre at Andrew. Hindi anak, bahay ito ng mga magulang ko. May kailangan lang gawin si nanay dito at babalik din tayo sa probinsya. Yay! Mas gusto po kasi namin sa probinsya, nanay! Sagot naman ng kambal. Pagkatapos noon ay naghawak sila ng kamay ni Luke at sabay na naglakad papasok sa loob habang hawak din ang kamay ng mga bata. Sa pagpasok nila ay agad nilang naabutan sa sala ang mga magulang ni Andrea. Kasama pang dalawang ate nito na sabay-sabay na patayo nang makita sila. Andrea, where the hell have you been? Mahigit isang buwan kang nawala ni hindi ka namin makontak. Wika ng mama ni Andrea. Ang papa naman niya ay halatang nagulat nang makita kung sino ang kasama niya. Andrea, anong ibig sabihin ito? Nalilitong tanong pa ng mama niya. Nandito lang po ako para personal na magpaalam sa inyo. Nandito rin po ako para ipakilala sa inyo ang mga anak namin ni Luke. Ang mga apo niyo! Nakangiti pero medyo kinakabahan na wika niya. Mga anak? Apo? Ano bang sinasabi mo? Tanong ulit ng mama niya. Kasabay nun ay pumasok din sa loob ng bahay ang dating driver ng pamilya nila na si Mang Kanor, maging ang mga magulang ni Luke. Nay-tay, pakisamahan po muna sa labas ang mga bata. Pakisuyo naman ni Luke sa mga magulang niya dahil nararamdaman niya na parang hindi maganda ang kalalabasan ng pag-uusap nito at may tension pa na hindi dapat masaksihan ng mga bata. Ayaw naman niyang makita at marinig yun ng mga musmos na sina Andrea at Andrew at agad naman siyang sinunod ng mga to. Teka nga Andrea, ano ba talagang nangyayari ha? Tanong naman ng mama niya imbes na sumagot ay tumingin si Andrea sa papa niya. Paano niyo po nagawa sa amin to papa? Paano niyo yun nagawa sa sarili niyong mga apo? Mahina pero may halong tanong din ito. Tanong ni Andrea. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maang-maanga naman na saad ang kanyang ama. Pa, huwag na po kayong magsinungaling kasi alam na po namin ang totoo. Giit ni Andrea bago tumingin kay Mang Kanor. Pasensya na po sir. Nung gabing manganganak na po si Ma'am Andrea at naaksidente po siya, pinalabas po ni Sir Anton na hindi nakaligtas ang mga bata. Pero ang totoo po niyan, binayaran na tinutusan po niya ako na dalhin ang mga to sa ampunan. Pero hindi ko po magawa kasi nakonsensya po ako kaya binigay ko po sila kay Sir Luke at sinabi ko na lang po na hindi gusto ni Ma'am Andrea ang mga bata. Pasensya na po talaga. Patawarin niyo po ako. Mahabang wika ng matanda kaya napasinghap ang lahat. Anton, tell me this isn't true. Wika naman ng mama ni Andrea pero hindi nakasagot ang lalaki kaya agad na napaupo ang mama ni Andrea dala ng pangihina. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak at sa mga sarili mong apo? Pinaniwala mo pa kaming lahat na nawala sila Anton. For years hindi ka man lang nakonsensya? Hysterical at hindi makapaniwala na wika pa nito. I just did what's best for her daughter. Kasi hindi ba ikaw din naman ayaw mo sa lalaking yan? Kiit ng papa ni Andrea at idinuro pa si Luke. Yes,
Hindi ko siya gusto para sa anak natin pero hindi ko magagawa ang ginawa mo. Wala ka bang puso, Anton? Kahit na hindi mo gusto, sa ama ng mga bata apo mo pa rin sila. Hindi mo dapat sila dinamay sa pagiging makasarili mo. Ang tagal mong nakita kung paano umiyak at nasaktan si Andrea. Pero wala ka man lang. Sinabi? I can't believe you na ikaw ang may kagagawa nun. Galit na wika ng mama ni Andrea. Na naluluha na rin ang mga mata. Ma, pa, sorry po. Mababa ang boses na umiiyak na saad ni Andrea kaya napalingon sa kanya ang lahat. Sorry po kung mula nung pagkabata puro kahihiyan at problema na lang dinadala ko sa pamilyang to. Sorry kung hindi ako kasing talino ni na Ate Alma at Ate Amira. Sorry kung mas pinili ko na maging masaya at hindi sumunod sa yapak nyo na maging abogado. Lumuluha pa ng saad ni Andrea. Pero ma, pa, maniwala po kayo. Pinilit ko naman po na gawin ang makakaya ko para kahit na papaano maging proud din kayo sa akin eh. Kahit na ni minsan, hindi niyo ako nagawang tanungin kung kamusta ako. Kahit na alam at ramdam ko na hindi kagaya ng tingin niyo kina ate ang turing niyo sa akin, pinilit ko pa rin pong gawin ang makakaya ko para maging proud kayo sa akin at maging mabuting anak. Pero pa, bakit niyo po nagawa ito sa amin ni Luke? Sa mga apo niyo, alam niyo po ba kung paano kami ulit nagkita ni Luke at kung paano ko nalaman ng totoo? Tanong pa nito pero walang sumagot sa kanya. Nasa San Agustin po ako para sa isang photoshoot ng kilalang brand ng alak. Malaking proyekto po yun at nagdalawang isip man tinanggap ko pa rin ng alok kasi gusto ko na may maipagmamalaki kayo sa akin. Muntikan na po akong mapagsamantalahan ng tatlong photographers. Umiiyak na wika niya. Kaya napanganga ang magulang at mga ate niya. Si Luke naman ay agad na hinawakan ng kamay niya. Pero hindi ko po sinabi sa inyo ang nangyari kasi natatakot akong ipamukha niyo na naman sa akin na mali ang desisyon ko. Mabuti na nga lang po nandun si Luke at ang pamilya niya. Kahit pagalit sila sa akin, kahit iniisip nila na inayawan ko ang mga bata, tinanggap pa rin nila ako at tinulungan. Ganun po sila kabuting mga tao. At sa totoo lang po, mas naramdaman ko pa sa kanila na may pamilya ako. Mahabang dagdag pa ni Andrea. Kaya mama, papa, sorry po talaga. Pangako, ito na po ang huling beses na ipahihiya ko ang pangalan ng pamilya natin. Nandito lang po talaga ako para sabihin na mas pinipili ko pa rin po na maging masaya at mamuhay kasama ang mga tao na totoong nagpapasaya at nagmamalasakit sa akin. Dinalo ko rin po dito ang mga bata para maalala niyo po papa yung pagkakamali na nagawa niyo at para masabi ko rin po sa inyo na hindi po kayo nagtagumpay kasi lumaki pa rin po ang kambal sa totoong ama nila na puno ng pagmamahal. Dagdag pa niya. Patuloy sa pagluha ang mama ni Andrea na halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Papa naman niya ay nanatiling na kayo ko na parang sobrang nahihiya. Gustong gusto ko pong magalit sa inyo papa. Gusto ko po kayong sigawan at sumbatan. Pero sabi po ng nanay ni Luke, huwag ko pong kakalimutan na magulang ko pa rin po kayo. Salamat po sa pagbibigay ng magandang buhay sa akin. At hindi man po kayo naging masaya sa desisyon kong to, sana po this time, kahit konting respeto na lang po ang ibigay nyo. At hayaan nyo na lang po kami ni Luke na maging masaya. Nakangiti pero patuloy sa pagluha na wika niya bago mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Luke. Ma'am at sir, hindi po ako perpektong lalaki. Pero mahal na mahal ko po ang anak nyo. Mula noon at hanggang ngayon kahit na matagal po kaming hindi nagkita, hindi po kailanman nagbagong nararamdaman ko. Alam ko po na hindi nyo gusto sa akin. Pero wag po kayong mag-alala kasi aalagaan at mamahalin ko po si Andrea at ang mga apo nyo. Sa paraang alam ko, hindi po ako gagawa ng bagay na alam kong makakasakit sa kanila at ibibigay ko po sa kanila ang buhay na deserve nila. Nakangiti at mababa ang boses na wika naman ni Luke. Sir, hindi nyo rin po kailangang humingi ng tawad sa nagawa nyo.
Alam ko naman po kasi na si Andrea lang ang iniisip nyo. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na kahit hindi po kayo humingi ng tawad, matagal ko na po kayong pinatawad. Dagdag pa niya. Mag-iingat po kayo palagi dito. Tandaan nyo po na hindi man ako naging mabuting anak. Pero mahal na mahal ko pa rin po kayo. At kahit na kailan, hindi po magbabago yun. May halong lungkot na saad naman ni Andrea. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ang mga magulang niya kasi nasabi naman na niya lahat ng gusto niyang sabihin tapos hinila na niya ang lalaki palabas ng bahay. Naabutan naman nila sa hardin ang mga magulang ni Luke kasama ang kambal na binigyan sila ng nag-aalalang tingin. Nanay, bakit po kayo umiiyak? Malungkot po ba kayo? May sakit po ba kayo, nanay? Magkasunod na tanong pa nila Andrew at Andre. Nakangiting lumuhod si Andrea sa harap ng mga bata tapos ay niyakap mang mga to. Hindi mga anak, masaya lang si nanay. Nakasama ko kayo. Masaya si nanay na simula ngayon hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mababa ang boses, nasagot niya. Pakiramdam niya kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil nga nagawa na rin niyang ilabas ang lahat ng mabigat na matagal niyang daladala sa dibdib niya. Mas lalo pang gumaan ang lahat ng maramdaman niyang niyakap din sila ni Luke. Uwi na tayo? Nakangiti na tanong pa niya sa lalaki. Uwi na tayo. Nakangiti rin naman ang sagot nito tapos ay marahan siya nitong tinampihan ng mababaw na halik sa tungki ng kanyang ilong. Pagkabalik sa probinsya, pinilit na gawin ni Luke ang lahat para mapasaya si Andrea. Kahit kasi na hindi magsabi sa kanya ang babae, ay kilalang kilala niya ito. Alam at ramdam niya na malungkot at apektado ito sa huling pag-uusap at pagkikita sa mga magulang niya. Nanay, para sa inyo po! Nakangiting wika ng batang si Andrew na isang hapon habang nagpapahangin si Andrea sa labas ng bahay at tahimik na nakatanaw sa kahabaan ng palayan. Napangiti pa nga siya nang makitang inabutan siya ng isang bulaklak na gumamela ng anak. Wow, ang ganda naman ito. Salamat anak ka. Nakangiting sagot ni Andrea at kumunot pa ang noo nang makita na naglakad din palapit sa kanya si Andre. Nanay, para sa inyo din po to. Magiliw na wika rin ng bata bago siya inabutan ng isa pang gumamela. Teka lang, anong meron at bakit parang naglalambing ang mga babies ko? Natatawa na tanong ni Andrea sa kambal. Nanay, hindi na po kami babies. Big boy na po kami, nanay. Segunda rin naman ni Andrew at Andre. Pero ako, pwede mo pa ako maging baby. Nakangiti na banat naman ni Luke na hindi kalayuan ang kinatatayuan. Kaya sabay-sabay na napalingon sa kanya ang magiin na niya. Mahinang natawa si Andrea nang makita na may dalaring gumamela si Luke. Para sa'yo, malambing na wika pa nito pagkalapit at binigay din sa kanya ang dalang bulaklak. Anong meron? At bakit binibigyan niyo ako ng bulaklak? Nalilito na tanong niya. Gusto ko lang naming mapasaya ng mga anak natin. Nakangiti pa rin na sagot ni Luke. Andrea, alam kong paulit-ulit na pero mahal na mahal kita. Mula noon at hanggang ngayon, wala akong ibang pinangarap kundi ang makasama ka sa buhay at bumuo ng malaki at masayang pamilya kasama ka. Puno ng sinseridad na wika pa ni Luke. Teka lang, nagpo-propose ka ba? Natatawa na tanong ni Andrea. Kung magpo-propose ako, sisiguraduhin ko na may singsing. Sagot naman ni Luke. Muling natawa si Andrea nang maalala na ganun din ang isinagot sa kanya ng lalaki nung gabing naging sila ulit. Pero maya-maya pa ay natigilan at natahimik si Andrea nang inilabas ni Luke mula sa bulsa niya ang isang singsing. At heto na ang singsing. Nakangiti at puno ng lambing na wika pa ni Luke. Tapos ay lumuhod pa ito sa harap niya. Literal na napanganga si Andrea sa nangyayari. Kasabay noon ay nakita niya sa hindi kalayuan ng mga magulang ni Luke na nakangiti habang nakatingin sa kanila. At bukod doon ay ang pamilya rin niya. Kaya naman agad na may namuong luha sa mga mata niya.
Masyado ng maraming taon ang nawala sa atin, Andrea. At hindi ko gusto na masayang ang isa pang segundo na hindi ka kasama. So please, make me the happiest man alive right now and be my wife. Puno ng lambing na saad nito. Naiiyak na si Andrea. Oo, Luke. Yes na yes. Masayang sigaw niya kahit pa naluluhang mga mata. Mahina namang natawa si Luke bago isinuot sa kanyang sing-sing. Tapos ay tumayo na siya para mabigyan siya nito ng yakap at halik. Nakiusap ako sa kanila na magpunta sila dito para masaksihan nila ito. Alam ko kasi na magiging masaya kapag nangyari ito na kasama mo sila at alam ko na gusto mo silang makausap. Malambing na bulong pa ni Luke habang yakap siya nito. Salamat Luke, napakaswerte ko sa iyo. Emosyonal na sagot ni Andrea nang pinakawala na siya sa yakap ng lalaki at nakangiti niyang hinarap ang pamilya nila. At dahan-dahang naglakad palapit sa mga to. Anak, sorry. Hindi totoo na hindi ka naging mabuting anak sa amin. Kasi kami ang hindi naging mabuting magulang sa iyo. Panimula ng mama niya. Naging makasarili kami at hindi iniisip ang kasiyahan mo kaya sana mapatawad mo ko. Sana hindi pa huli ang lahat para maging ina ko sa iyo. Naluluha na saad nito na siyang nagpangiti kay Andrea. Ma, hindi niyo po kailangang humingi ng sorry at kahit na anong nangyari. Mama ko po kayo. At hindi yun magbabago. Sagot naman niya. Gusto rin sana naming humingi ng sorry kung wala kami sa tabi mo kapag kailangan mo ng makakausap o makakaramay. Wika ng isang ate niya. Ate mo kami pero nabigo kaming protektahan ka. Sana mapatawad mo rin kami. Saad nung isa pa na siyang nagpangiti sa kanya. Si Virgo Sanchez, hindi ba siya yung photographer na kasama mong nagpunta dito sa San Agustin para sa photoshoot? Tanong ng ate niya. Kaya bahagyang umawang ang bibig niya bago tumango. Nakakulong na sila ng dalawa pa niyang kasama, Andrea. Hinanap namin ang lahat ng modelo na tinake advantage nila. Nalaman din namin na gumagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Multiple counts ng rape and attempted murder ang mga kaso na naisampa sa kanila at may iba pang mga kaso na naisampa sa kanila. Alam namin na huli na pero ginawa pa rin namin ito para kahit papaano may magawa kami para sa'yo. Para maprotektahan ka namin. Babawi kami. Wika ng ate niya, mahina naman siyang napahigbi at tila nakahinga ng maluwag dahil sa narinig. Salamat mga ate. Naluluhan na sagot ni Andrea bago niyakap ang mga ito. Hindi ko hihilingin na mapatawad niyo ko. Wika naman ng papa niya. Kaya napatingin silang lahat dito. Pero gusto ko lang malaman niyo na sobra akong nagsisisi sa nagawa ko. Walang kapatawaran ang nagawa ko at hindi ko alam kung paano pa makakabawi para lang maibsan iyong sakit at hirap na dinulot ko sa inyo. Dagdag pa nito, habang buhay kong dadalhin sa puso't isip ko yung malaking pagkakamali at kasalanan na yon, habang buhay ko rin yung pagdudusahan at pagbabayaran. Pero sa maniwala kayo sa hindi, sa ngayon wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya kayo. Wika pa nito. Papa, sa totoo lang po, sobrang bigat ang nagawa niyo sa amin lalo na sa mga bata. At hindi po ako magsisinungaling, gustong gusto ko po talagang magalit. Pero mas mangingibabaw po ang pagmamahal at respeto ko sa inyo. Emosyonal na sagot niya. Alam ko anak. Alam mo, at patunay yon na mabuti kang tao. Ako itong hindi naging mabuti sa inyo at sobra ako nagsisisi. Lumuluha ang mata na saad ng papa niya. Kapag naiintindihan na ng mga bata ang bigat ng kasalanang nagawa ko at kung kamuhian man nila ako, tatanggapin ko yun. Kasi alam ko na yun ang deserve ko. Dagdag pa niya. Hindi po mangyayari yun. Lalo na kung makikilala po nila kayo at makakabuo sila ng marami at masasayang memorya na kasama kayo. Kapag po kasi nakilala nila kayo bilang isang mabuti at mapagmahal na tao, naniniwala po ako na yun na ang tatatak sa kanila. Nakangiti na wika naman
ni Luke na mas lalong nagpaluha sa mata ng papa ni Andrea. Sana nga iho, sana nga, kasi gustong-gusto ko talagang makabawi sa inyong lahat. Gusto kong gawin ang makakaya ko para maipakita na labis talaga ako nagsisisi. Nakayo ko at patuloy sa pagluha na sagot nito. Tipid naman ang umiti si Andrea bago niyakap ang ama. Baka sa mukha nito ang sinseridad, kaya alam nila na sobra talaga itong nagsisisi. Naging emosyonal lang hapon na yun, pero nang huminahon ng lahat, ay napalitan naman ng tuwa at galak. Lalo na ng formal na ngang makilala ng pamilya ni Andrea ang kambal. Totoo na masakit ang mga nangyari sa kanila at hindi man madaling magpatawad ay kusa naman nila iyong nararamdaman dahil nga mas nangingibabaw sa kanila ang respeto at pagmamahal. Yung tipong kahit na gaano man kabigat ang kasalanan, sa kanila ng isang tao ay naniniwala pa rin sila sa second chances. Yun ay dahil mabubuti silang mga tao. Pagkatapos lang ng mahigit isang buwang preparasyon ay ikinasal na nga si Luke at Andrea na ginawa pa sa isang lumang simbahan sa maliit na probinsya ng San Agustin. Pagkatapos ay tila nagkaroon ng fiesta sa lugar dahil sa dami ng handa at mga tao na imbitado. Ang araw na yun ay punong-puno ng saya para sa kanilang lahat. Nakabuo sila ng maraming magagandang alaala kung saan masaya at magaan nga lang ang lahat at wala ng bigat at sama ng loob sa kanilang mga puso. At gaya ng naging pasya ni Andrea, mas pinili niyang iwan ang pagmamodelo na matagal niyang naging pangarap para abutin ang isa pang pangarap na mas importante ngayon para sa kanya. Yun ay ang mamuhay ng simple sa probinsya kasama ang asawang si Luke at ang kambal nilang mga anak na sina Lucas Andrew at Lucas Andre. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa pero sobra naman silang naging masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang pamilya. Pagkatapos naman ng mahigit isang taon na pagsasama bilang mag-asawa, muli silang biniyayaan ng isa pang anak. Isa itong healthy baby girl this time na pinangalanan naman nilang Laika Andrea. Siguro para sa iba ay simple lang ang naging kwento ng buhay at pagmamahalan ni Luke at Andrea, pero tiyak naman nakapupulutan ng maraming magagandang aral. Ilan lang sa mga aral na yon ay ang pagiging mabuting tao, marespeto sa kapwa at pagpapatawad. Bukod doon ay marami pa mga magagandang aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa kahit anong pagsubok ang aharapin pa nila sa buhay. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din po kayo. I-comment lamang po. At kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung saan po kayo nanonood bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating mga kwento. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Merlilin, Nesbeth Hanaban, Annalie Flor of Kuwait, Aileen Lomano, Lina Almazan, Colette Moco, Presbyteros Rose Lin Lee, Ofelia Gaitano, Merlin Pascual, Harem, Judy Quilates, Felma Cabato, Ness, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ana Espinosa, Helen Morillo, Annalie Flor, Juby Hernandez, Maggie, Emily, Susan Upaga, Julieta Hermosura, Anastasia Chanel, Rose, Ofelia, Bonifacio Ramos, Neng, Aileen, Augustus Rafanan, Liliano Bebe, Maxine, Goldfinger, Jocelyn, Cleo, Merly, Rosemary Corpus, Juliet Caday, Arminia De Robles, T.
Tita Mads OFW Journey, Flory Robles, Nancy Costanilla, Maria Lirazan, Jen Jen, Noray ni Aini, Augustus Rafanan, Marilyn Pabellonia, Luzi, Lani Manuel, Amelia Paor, Abel Colindres, Rufina, Josefina Rubio, Lien Ladesma, Liza Taruk, Andrea Ann, Bareno, Romana Gorospe, Imelda Forteza, Kidim Tez, Ellen Cervantes, Dance, Jeline Saban at shoutout na rin po sa lahat. Sa mga hindi po nabanggit, iko-comment po namin kayo sa mga susunod na videos. Sa ngayon, maraming maraming salamat po.